Lagpas kalahating araw na walang tubig sa susunod na isang buwan. Ito ang realidad ng libo-libong kliyente ng Maynilad sa Las Piñas at Cavite simula bukas. Kung bakit at paano ito may tatawid ng mga apektadong water consumer, alamin sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Nagmamadali si Nanay Heidi sa pagsalang ng mga labahin sa laundry shop na ito sa Las Piñas City. Isa kasi ang kanilang barangay sa 43,000 na kliyente ng Maynilad na matatamaan ng hanggang 13 oras na tigil supply ng tubig. Sa daily na routine namin, nagluluto pa kami, nagano kung ano-ano. Tapos sabayan pa ng ganyan. Siyempre, bilang nanay, isipin ko, unahin ko muna yung paglalaba. Di bali na mawala ng kuryente, wag lang tubig. Sabi sa ng Maynilad, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga pwedeng mawala ng tubig ang ilang lugar sa Las Piñas City, gayon din sa Bacoor at Imus, Cavite. Tatagal higit isang buwan ang water service interruption na magsisimula bukas, June 28 hanggang August 8. Bunsod ito ng scheduled maintenance activity sa Putatan Water Treatment Plant. Kasi yan po yung ating primary treatment ng raw water na nanggagaling sa Laguna Lake. So kailangan na po natin siya palitan in sequence. Kung tutuusin, wala naman daw magagawa ang mga water consumer sa ipatutubad na 13 hours sa water service interruption. Ang hiling lamang nila, dapat may mag-supply sa amin. Mahirap man kung walang mag-supply, anong gagamitin namin? Pag mag-CR ka, isang kakukuha ng tubig, wala naman ibang tubig na pagkuha na namin. Tapos maglaba, maligo, yung magtrabaho, alam nga naman, di maligo. Ang ilang negosyo naman, nagbabaka sakaling baka pwedeng ipagpaliban ang pagsasayos dahil aabot daw sa 20% na kanilang kita ang mababawasan dahil sa tigil supply. Totally po, bawas kita. Kasi nga, yung iba, dahil walang tubig, hindi na po siyempre pupunta. Pero ay sa Maynilad, mas lalaki ang problema kung hindi ito aksyonan ngayon. Hindi naman po lingid sa inyong paalaman, medyo challenging po linisin ang tubig ng Laguna Lake. So mas mabilis po yung naging deterioration. So we have to replace it now, as early as now, para hindi po tayo maapektuhan pagdating ng amihan season. Bago nito, pinagpapaliwanag ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang water concessionaire kung anong dahilan ng paulit-ulit na tigil supply. Habang target naman daw ng Maynilad na makapaghatid ng tuloy-tuloy na supply ng tubig sa 88% ng kliyente nito bago matapos ang taon. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.